continuing our discussion, skip na tayo, dit na tayo sa recapitalization. Okay, so recapitalization refers daw to the change in capital structure of an entity brought about by the cancellation of old shares and issuance of new shares as replacement. So, recapitalization ng mga example nito ay change from par to no par or vice versa. So, di ba, meron tayong mga shares, may mga company tayo na yung shares nila ay par value. Meron naman yung iba, no par value. So, kapag gusto nilang magpalit, so magre-recapitalize sila. So, pwede ding basahin nila yung reduction of par value or stated value. Remember, yung par value natin ay fixed yan. Nakasulat sa my statement of incorporation statement ba yun? Sa document nila ng incorporation. So, pag gusto nilang magpalit yan, syempre, papa-aprobahan pa nila ulit yan sa SEC. So, meron din tayong share splits or reverse splits. So, recapitalization does not, remember this ha, does not affect the total assets, liabilities, or kahit yung total shareholders' equity. Ano lang ba yung mangyayari sa recapitalization? Maglilipat-lipat lang yung mga amount sa mga account ng shareholders' equity. So, may mga share capital na lilipat sa share premium, ganun. Or, magbabago yung value nila. Pero yung total, hindi pa rin magbabago. Kasi, ano lang, magbabago lang yung account na papasukan ng mga amount. Okay, so ito daw meron na tayong illustration dito for, ano ba to, share split? Change. So ito daw, an entity has the following shareholder's equity, 1 million na share capital, share premium, and retained earnings 1.5 na total. 100 par value. Now, 10,000 shares are recalled and replaced with, ilan ba yung total natin? Ito, lahat, 10,000 yung total shares natin. So lahat ng shares na naka-issue, ay ni-recall natin. At pinalit lang ng 20,000 no par value shares with stated value ng 65. So, paano yun? Kapag no par value, remember guys, diba, na-discuss natin ito nung sa first part ng shareholder's equity. Kapag no par value, yung buong value ng 65 pesos or yung buong stated value niya ay papasok lahat sa share capital. So, imagine natin nag-issue tayo ng no par value na shares. Magkakaroon tayo ng credit na share capital, 20,000 times 65, yung stated value niya. Lahat yun ay papasok sa share capital, kaya 1.3 million. Dahil ni-recall natin yung 10,000 na shares, mawawala na yung dito. Yung mawawala na yung share capital na 1 million at yung share premium na kasama doon. Kasi magkadugtong yan eh. Partner sila eh. Na 200,000. Kaya i-debit natin share capital at share premium na 1 million na 200,000. Kaya lang, kulang pa. 1.3 yung magiging bagong credit natin, 1.2 lang like, kinansel natin. So, yung 100,000 na kulang or pang balancing figure ay hugutin natin sa retained earnings. So, what if naman daw nag-reduce tayo ng par value from 100, magiging 80 na lang. So, ang gagawin daw dyan, ika-cancel natin yung buong lahat ng share capital. Ika-cancel natin yung share capital at yung share premium. Kaya debit yung buong 1 million, debit yung buong 200,000. And then parang magre-reissue tayo ng bagong shares kung saan 80 na lang yung par value niya. So 10,000 times 80, magkakaroon tayo ng bagong share capital na 800,000. And then dahil 1.2 to, meron tayong share premium sa recapitalization na kasi hindi naman to talaga issuance, recapitalization to na 400,000. Okay. Parang kinansel natin lahat tas nag-issue tayo ng panibago pero hindi talaga siya pag-issue, recapitalization lang. So, share splits may be in form of share split up or split down. Kapag sinabi natin split, share split, mababago yung number of shares. Mababawasan or madadagdagan yung par value. So, split up, ibig sabihin na split up, mag-a-up. Madadagdagan yung number ng shares. So, occurs when old shares are cancelled and replaced by larger number of new shares but with reduced par value.
kasi although hinati natin yung shares eh. Kumbara, meron tayong isang share na ang par value ay 100 pesos. Tapos, imagine hinati mo yung share na yan. Magiging 0.5 na lang siya. Dalawang 0.5. And then, magiging 50 pesos yung par value nito. 50 pesos yung par value nito. So, nangyari, naging 2 pieces yung share mo. Ito, 1 piece lang eh. Dahil in-split mo, split up, yan yung split up, madadagdagan yung number of shares from 1 naging 2. Although, naging dalawa yung peraso ng share mo, bumaba yung par value kada share. Kasi, hinati mo lang eh. Ano lang yan eh, parang paghahati. Hindi ka nagdagdag ng additional share. Hinati mo lang yung share. So, ito yung best illustration yan. Naging dalawa sila. Isang 0.5, isang 0.5. So, ito ay 1 na yung share na to. 1 na yung count niyan kasi dalawa na share. Kaya lang yung par value niya ay bumaba kasi hinati rin. Pag split down naman, is the opposite of split up whereby old shares are canceled and replaced by smaller number of shares. So, for example, yung 2. Paano ba to? Yung 1 na lang ulit. Yung 1 piece ng share, gusto mo siyang gawing dalawa. Ayan. Ay, hindi. Gusto mo siyang gawing... Hindi, dapat pala 2. Yung 2, ay gusto mong gawing isa. So, yung dalawa mong share, ayan, si 1 share, gusto mo na lang gawing isa na lang. Diba? Sabi natin, ang par value ng share mo na ay 100, tapos ito ay 100. So, dalawa sila. Ang total nila ay 200. Ito yung isang share. Ito yung isang share. Gagawin mo na lang isa. Ang magiging value na nito ay 200. Ganyan. So, I hope na gets nyo yan. Split down. Pag split down, ito isang share na lang. Ito dalawang share sila. Smaller number of shares. Anyway, dito tayo sa illustration. They do not affect yung assets, liabilities, and equity kahit nga yung share capital amount. Kasi nga yung dumami lang yung number of shares, lumiit naman yung value. Dito naman, kumunting yung number of shares, tumaas naman yung value. 200 pa rin to, 200 pa rin to. Ito, 100 to, 100 pa rin to. So, tignan natin dito sa illustration. An entity, ito pala, share splits are recorded only through memo entry. An entity has 10,100 par issuance of standing shares. The entity declares 2-4-1 share split. So, ibig sabihin ng 2-4-1, ganyan yung 2-4-1 eh. Ibig sabihin, pag nauuna yung mas malaking number, ibig sabihin, split up yan. Split up. Or, paparamihin yung share pag nauuna yung mas malaking number. So, ang mangyayari, eto daw, memo entry tayo, issue natin yung 10,000 times 2 yan. Magiging 20,000 na yung number of shares natin. Kaya lang yung par natin ay divide 2 din. So, 50 yung par. 20,000 shares with par value of 50 as a result of 2-4-1 split. Okay? So, ganun lang. Para sa mga susunod na issuan, kunwari, January 1 nangyari yan. So, January 1, 2022, nagkaroon ng share split. At sa mga susunod na araw, ito na yung magiging par value niya. Yung mga nakaraang taon, ito na yung par value. Tapos, dumami rin yung number of outstanding share natin. Naging 20,000 na doble. Pag reverse split naman, yung 10,000 natin, divide 2, edi 5,000 na lang yung matitira. Tapos, yung par value, multiply by 2, 200. So, pag nauuna yung mas maliit na number, pag 142, ganyan. Pag nauuna yung mas maliit, yung sabihin, split down yan. Kukunti yung number of shares, pero madodoble yung, ay hindi always doble ya, kung depende sa anong split. So, for example, 15,000. 15,000 yung number of shares, tapos 30 yung par value. Tapos, pag sinabing split down, 143. Pwede 15,000 divide 3. Kasi, bababa eh. Magiging 5,000 na lang yung number of shares. Tapos, ito ay times 3. 90 yung par value. Tapos, kung mapapansin nyo, 15,000 times 30. Ang share capital value natin din ay
450k. Dito naman, 5,000 times 90 par value. 450k pa din. Kasi hindi naman mababago. So, hindi mababago yung total capital amount. Mababago lang yung number of share at yung par value per share. So, ganun pag-split. So, importante yan. Kasi, what if, be careful sa mga problem. Kasi, usually, ang tanong dyan, sinasabi, nag-split down or nag-split up bago magbigay ng dividends. So, sinabi, after ng split up, nagkaroon ng dividend na 10 pesos per share. Siyempre, ang pagbabasila ng 10 pesos per share natin na to is yung bago na, na number of shares, which is 20,000 na, hindi na yung 10,000. Hindi, mas malaki na yun. Iba na yung amount nun. Okay, yung paano naman yung quasi-reorganization sa accounting procedure whereby nire-revalue nila yung buong business nila. Parang ganun to, nire-revalue nila, parang ina-update nila, ganyan. Or basta kung ano may ginagawa nila, to revalue its assets and liabilities and realign its equities subject to the provision of relevant regulation. Pero syempre, hindi lang kung ano yung gusto nila. Meron pa rin mga basis. So, quasi organization may be affected by revaluation. O parang ano to, naaral nyo na ba to sa dating accounting, sa intermediate accounting 1 or 2? Yung revaluation ng property. Okay, so, ayan, ito yung guidelines, pakibasa na lang yan. Ito tayo sa illustration. So, an entity has been incurring losses for several years. On December 31, 2001, the SEC permitted the entity to implement a quasi-reorganization. Ito daw yung financial position immediately before, which been bago yung mag-quasi-reorganization. Ito yung balance sheet nila. And kung mapapansin nyo, deficit yung retained earnings. Ibig sabihin, luging-lugi sila. Ang naiipon nila ay loss, hindi income. Okay. So, ito daw yung mga napag-agrihan or inallow ng SEC na maging quasi-reorganization organization nila. Yung building daw shall be revalued at an appraised value of 1.10. Diba? Meron din silang pinagbabasihan na value, yung mga appraise or yung mga fair value. So, asan ba building ito? 800,000. So, una, ang unang entry natin dyan, syempre, malalaki yung value ng building. Magkakaroon tayo ng additional na dagdag sa additional na amount sa building. So, debit yung building natin ng 700,000. Ayan, kung magkano yung in-increase. Tapos, papasok yon sa gain or sa revaluation surplus. Parang gain yan. Kaso nasa equity na yung amount niyan. Hindi na siya papasok sa profit and loss. Diretso na agad sa equity, which is revaluation surplus. Okay, and then, done na yan. 30% of the receivable shall be written off. So, siguro hindi na receivable yan. Kaya re-written, ira-write off na. So, credit sa receivables ng 30%, eto. 600,000. Then, debit sa retained earnings ng 600,000. Kasi parang loss yan, di ba? Ano nang itawag yan? Bad debt expense, di ba? Yung account natin dyan. Pero, nag-clock close din siya sa retained earnings. So, remember, sa retained earnings yan, naiipon lahat ng gain, income and expense accounts. Ayan, 600,000. Bakit po yung revaluation surplus, iba? Eh, kasi asset to. Nirevalue natin yung asset. Okay. Tapos na doon sa number 2. The inventory shall be written down to NRV of 1 million. So, yan. Written down na naman. Ibig sabihin, loss na naman yan. So, inventory mababawasan ng 550,000. Ayan. Kaya credit sa inventory, debit sa retained earnings ng 550. The goodwill shall be written off in full. Asan ba yung goodwill? Ayan. 50K. Eh, the debit ay credit sa goodwill para mawala kasi asset yan. Then, debit sa retained earnings. 30,000 probable loss is on pending loss. It shall be recognized. So, magkakaroon tayo ng liability for pending lawsuit or ito, provision for pending lawsuit na 30K and then loss na naman yan kaya debit sa retained earnings kasi expense yan, di ba? The par value per share shall be reduced to 50. So, parang yan yung entry natin kanina. Debit sa share capital
At ang share capital, 100 par, 50,000 outstanding share. So, debit sa share capital, mapupunta yan sa share premium. Babawasan doon ng magkano? 250. Pwede ilang ba ito? 100. Isipin, 50 yung mababawas din. So, 50 times 50,000 shares. 50,000 times 50, yan yung ibabawas sa share capital. Kaya naka-debit, papasok sa siya, share premium. Seven, any resulting balance in share premium or valuation surplus shall be used to wipe out the deficit. Ibig sabihin, lahat ng balance ng share premium at ng revaluation surplus ay dadalhin natin sa ano ba yung naka-deficit, yung retained earnings. So, ayan, revaluation surplus sa 700,000, then yung share premium na 2.5. Saan galing yung share premium? Ala naman dito, which is eto yun. Yung bagong value ng share premium natin ay ipapasok na natin credit sa retained earnings. So, para mawala yung revaluation surplus at share premium na may normal balance na credit, i-debit natin sila, ililipat lang natin yung amount nila sa retained earnings. Okay, so after the recording ends above, gagawa tayo ng bagong assets and ay bagong financial position. So yung cash natin as is pa rin 100k, yung receivables ay ito 1.4 million na lang. Tingnan natin kung tama. Tapos yung inventory natin, 1 million na lang. Ayan, okay na yan. Tapos yung building natin, magiging 1.5. Tapos wala na dapat goodwill. Ayan, tama. Tapos yung liabilities natin, na 1,470, madadagdagan ng 30k. So, 1.5 million na. Tapos yung share capital natin, na mababawasan ng 2.5. Kaya 2.5 na lang. Tapos, itong retained earnings, paano natin nakuha yan? Before Quasar organization, debit balance siya ng 1,970. Ayan. Tapos, pinasok lang natin yung mga entry natin na to. Debit ng 600, debit ng 550. Andyan ba yan? 600, 550. Debit ng 50, debit ng 30 ulit. 50 at 30. So, meron tayong ang total natin ay 3.2 million na debit. Tapos remember, meron tayong kinredit dito na 3,200,000. Kaya ang balance ng ating retained earnings after ng reorganization ay zero. Ayan. So usually guys, kaya lang ang ating ang reorganization ay ginagawa para lang tanggalin yung deficit. So usually, para lang mawala yung 1,970 na deficit. Kaya ang dapat kakalabasan niyan ay zero yung retained earnings. Alam ko, merong parang regulation na bawal sumobra kasi bawal kang mag-gain sa reorganization. Kasi tatanggalin mo lang naman dito yung mga naipon mong loss eh. Hindi ka naman dapat kumita sa reorganization. Tatanggalin mo lang yung mga naipon mong loss. Kaya, ayan. Magiging zero lang yung ating retained earnings. Nasa na. Okay, so itong Quasar organization na comprehensive, so pakibasa na lang siguro yan. Ganto lang din yan, kaya lang, comprehensive, mas maraming nangyari. Okay, meron naman dyang discussion. Ano to? Summary. Summary na pala to. Okay, so ayan. So that's it for ang ating shareholders equity. So, madali lang to kung tutuusin compared sa assets and liabilities. Kasi ang main problem lang natin dito is yung issuance ng share and yung declaration or yung pag-distribute ng ating dividends. So, thank you guys for listening and next discussion ulit.